Maligayang pagbabalik at welcome sa Notable Bio. Ang channel na magkukwento sa inyo ng buhay ng ating mga naging paboritong artista noon at ngayon. Kung may tinatawag na goddess of comedy sa pinilakang tabing, siguradong ang orihinal ay ang aktres na atin pag-uusapan sa araw na ito. Siya ay mahigit 50 taon nang umaarte sa harap ng kamera, at nagpapaligaya sa kanyang mga tagahanga. Marahil marami rin ang hindi nakakaalam, na ang aktres na ito ay nadiskubre ng mismong hari ng pelikulang si FTJ, at siya ay naging solong contract star ng film production ni Ronnie noon. Minsan rin siyang itinuring bilang ang susunod na reyna ng mga pelikula, at naging leading lady sa mga gwapong action star sa kanyang panahon. Subalit ang kanyang landas na pinuntahan ay kalaunan nagtungo sa pagkukomedya, na kinilala at ilan beses pinarangalan dahil sa kanyang talento sa naturang larangan. Ang babaeng ito ay walang iba kundi si Miss Nova Villa, na sa loob ng mahabang panahon ay nakapagbigay ng dagdag saya sa ating buhay. Ngunit paano nga ba siya nagsimulang mag-artista, at ano ang kanyang mga pagsubok na dinaanan upang marating ang kanyang kasalukuyan kinalalagyan? Bakit? Meron ba nang gugulo sa inyo? Hindi mo na problema yun. Problema na namin ang tatay ko yun. Saan meron ang tatay mo? Nasa bayan. TV ho ito, TV? Oo, oh, television ho ito. Eh di habang nagme-makeup ho, ako muna ko na yun. Ah, hindi. Ako ho, hindi mo na. Che. Sinabi mo, Che, ang linaw-linaw? Ang sinabi ko, Acheng! Ay nako, maluloka ako dito. Si Miss Nova Villa ay may tunay na pangalan Nobelite Villanueva Gallegos, na ipinanganak noon April 16, 1946 sa probinsya ng Nueva Vizcaya. Siya ay nagmula sa isang simpleng pamilya at lumaki na puno ng pagmamahal ng kanyang mga magulang. Ang kanyang ama ay nagtatrabaho noon bilang chief ng property division sa GSIS, habang ang ina ang nangangalaga sa kanilang mga supling. Sa murang edad, si Nova ay kinakitaan ng hilig sa pag-arte, na madalas sumasali sa mga school plays sa eskwelahan, at nananalo sa mga patimpalak ng drama, dancing, at mga declamation contest noon sa kanilang probinsya. Maliban sa mga contest sa school, dumagdag rin sa inspirasyon ni Nova upang maging artista, ang pakikipagkaibigan sa magaling na komedyanteng si Chichay. Ang aktres ay nagkataon naging kalapit bahay ng pamilya ni Nova nang sila ay manirahan sa Maynila, at ang mga anak ni Chichay ay madalas niyang makalaro noon. Nang pumasok ng sekundarya, ang dalagita ay nag-aral sa Roosevelt High School, at minsan naman ibinoto bilang Miss Roosevelt sa kanilang school. Ang patimpalak ay inisponsor ng National Press Club, dahil sa kanilang paghahanap ng batang babaeng kayang pumasa bilang Liz Taylor sa Cleopatra, at ang titulo ay nakuha naman ni Nova Villa. Dahil sa koneksyon sa komedyanteng si Chichay, si Nova ay unang ipinakilala sa pelikulang Manananggal vs. Mangkukulam ng Lea Productions sa edad na 14, subalit dahil sa kanyang pag-aaral at edad, ang dalagita ay hindi agad nagpatuloy sa kanyang pag-aartista. Nang makatapos ng high school, si Nova ay pumasok naman sa Centro Escolar University upang magkolehiyo, subalit kalaunan, ang kanyang landas ay muling bumalik sa sining ng pag-arte. Ang dalaga ay muling nagkaroon ng pagkakataon na maging ganap na aktres, nang minsan siyang isinama ng kapitbahay na magtungo sa Premier Productions. Palibhasa ay likas na tagahanga ng magagaling na aktor, si Nova ay pasimpleng nag-aabang ng mga artista sa film studio habang hinihintay ang kasama sa kantin. Ito ay upang masilayan man lang ang ilan sa kanyang mga idolo noon, at habang siya ay nakasilip sa may pinto, ay may biglang magarang puting kadalak ang dumating. Dahil sa curiosity, ay pilit sinipat ni Nova kung sino ang driver ng kotse, habang ang sakay naman nito ay nakatingin rin sa babae. Nang kanyang makilala ang driver, nagulat si Nova sapagkat ang lalaking nasa loob ng kadalak ay walang iba kundi ang batang bata pa na si Fernando Paul Jr. Kahit hindi nagpapahalata, ay tuwang-tuwa ang kalooban at puso ng dalaga na masilayan ng isa sa kanyang mga idolo noon, at pasimpleng bumalik si Nova sa kanyang pwesto upang muling hintayin si Chichay. Makalipas lamang ang ilang sandali, isang lalaki naman ang lumapit kay Nova at nagtanong kung nais niyang maging artista. Nahihiya man ang dalaga, ay lakas loob siyang sumagot ng oo at ito ay umalis. Nang muling magbalik ang lalaki ay kasama na nito ang kaibigan na si Chichay, at opisyal na ipinakilala ng komedyante si Nova sa lalaking si Ben Esteba, na noon ay production manager ni FPJ. Matapos ang pagpapakilala, si Nova ay agad sinabihan na siya ay magsisimula na ng shooting kinabukasan, na agad naman ikinagulat ng dalaga.
Magmula sa araw na iyon, ang buhay ni Nova Villa ay nagkaroon ng malaking pagbabago, at siya ay binigyan ng 3 taon kontrata ng Jeff Ere Productions. Sa ilalim ng nasabing film production, ang dalaga ay nagsimulang gumanap ng mga leading roles na kaparehan ng bidang lalaki, na madalas ay mismong si Ronnie. Siya ay tumanggap ng nasa 8,000 pisong sweldo kada pelikula, na sa panahon iyon ay mayroon malaking halaga, lalo na sa 17 taon gulang na baguhan aktres tulad ni Nova. Sinasabi rin na ang dalaga ang natatanging artistang nakakontrata sa nasabing produksyon, na labis naman ikinaproud ni Nova. Ilan sa kanyang mga naging pagganap ay sa Daniel Baryon, Baril na Ginto, sa Daigdig ng Fantasia, at sa Maskara Dos noon 1964. Drigo, alias Batman at Robin, Captain Philippines at Boy Pinoy, at sa Pilipinas Kung Mahal noon 1965. Alias Phantom, Swanee, sa Bawat Lansangan noon 1966, at marami pang iba. Matapos ang kanyang kontrata, si Nova ay nagpatuloy sa paglabas sa iba't ibang mga pelikula hanggang dekada 70. Siya rin ay unti-unting kinakitaan ng husay sa pagkukomedya, na kalaunan ay kanyang naging linya sa mga pelikula. Dumating ang kanyang big break sa comedy, nang si Nova ay lapitan ng dating writer at direktor na si Adang Fernando, at alukin na makasama sa bago nitong project sa TV. Ito ay ang programang Chick to Chick sa IBC 13, kung saan si Nova ay gaganap bilang si Ines Capistrano, na asawa naman ng dating basketbolistang si Freddie Webb sa naturang show. Dito rin nagsimula ang tandem ni Freddie at Nova, kung saan ang tambalan ng dalawa ay labis na minahal ng mga tagahanga noon. Sa simula, sinasabing si Nova ay muntik nang sumuko sa show, sapagkat siya ay nahirapan sa kanilang unang pagtatambal ni Freddie. Ito ay dahil ang dating basketball player ay baguhan sa pag-arte, mahiyain, at hindi rin alam ni Nova kung paano ang kanyang gagawing estilo kapag ito ay kaeksena. Subalit dahil sa determinasyon ng aktres, ang dalawa ay nagkaroon ng natural na rapor sa harap ng kamera, na naging click naman sa kanilang mga tagahanga. Ang show ay tumagal ng 8 taon sa ere, at kalaunan inilipat sa ABS-CBN sa ilalim ng direktor na si Johnny Manahan. Ang pamagat ay bahagyang binago at ginawang Chika Chika Chicks, na tumagal naman hanggang 1991. Dito rin sa show na ito nahasa ng husto ang talento ni Nova sa komedya, na naging mahusay rin sa pag-a-adlib. Maliban sa nasabing sitcom, si Nova ay labis na namayagpag sa ilan pang mga programa sa telebisyon sa panahong iyon, at nakasama rin sa iba pang mga show sa TV. Ilan dito ay ang Palibhasa Lalaki, Eat Bulaga, Abangan ang Susunod na Kabanata, at marami pang iba. Sabi nga nila, si Nova Villa raw ay matatawag rin na reyna ng telebisyon, sapagkat araw-araw sa iba't ibang programa ay makikita ang aktres na kabilang sa mga magkakaibang show sa TV. Noong 1992, si Nova naman ay personal na napili ng King of Comedy na si Dolphy, para naman sa programang Home Along the Riles. Dito ay gumanap ang aktres bilang si Ason Madamba, ang kakambal ng namayapang asawa ni Mang Kevin at orihinal na girlfriend ng lalaki. Subalit dahil sa di inaasahan pangyayari, ang kakambal ni Ason na si Sean ang naitanan ni Kevin, at si Ason ay naiwanan na umaasa pa rin na maging asawa ang biyudong lalaki. Ang show ay tumagal naman ng halos 14 taon, na labis rin minahal ng mga manunood. Matapos nito, si Nova ay nagpatuloy sa kanyang pamamayagpag bilang aktres, at lumabas pa sa iba't ibang mga pelikula at programa sa telebisyon. Siya rin ay naging endorser ng ilan mga produkto at commercial sa TV, na naging bahagi rin ng kanyang career sa industriya. Sa mahabang panahon, ilan beses rin kinilala at pinarangalan ang kanyang talentong ibinahagi sa masa, at 4 na beses hinirang bilang Best Comedy Actress ng PMPC Star Awards for Television. Noong 2014, si Nova ay nakatanggap ng Hall of Fame Award sa 12th Gawad Tanglaw Awards, at iginawad rin sa aktres ang Manuel De Leon Award for Exemplary Achievement Award, sa 37th Luna Awards noong 2019. Subalit sa kabila ng lahat ng mga pagkilala at paghangang natatanggap, si Nova ay nanatiling simple at may mababang puso para sa marami. Ang kanyang naging asawa ay nagngangalan Freddie Gallegos, at ang dalawa ay nagpakasal noon October 25, 1977. Ang kanilang pagmamahalan ay biniyayaan ng isang anak na may pangalan Jenny, na kasalukuyan naninirahan sa California sa Amerika. Ang nakakatawa sa pangalan ng asawa ay kapangalan ito ng kanyang dating screen partner na si Freddie Webb, na madalas naman inaakalang asawa ni Nova sa tunay na buhay.
Nakababatang kapatid rin ng aktres ang namayapang komedyanteng si Tia Pusit, na labis rin nagpasaya sa kanyang mga komedya noon. Ayon kay Nova, ang tanging naging setback sa kanyang pag-aartista, ay ang paninirahan ng malayo sa kanyang anak at apat na mga apo. Kaya naman kahit malayo sa piling ng mga ito, ay pinipilit ng veteranang aktres na hindi mawala ng komunikasyon sa mga mahal sa buhay, at sa tuwing magkakaroon ng pagkakataon, ay nagpupunta si Nova sa Estados Unidos upang sila ay dalawin. Kapag nasa Amerika, si Nova ay simpleng ina at lola sa mga apo, at madalas ipagluto ang mga ito ng putaheng Pinoy. Madalas rin niyang maisip na tuluyan magretiro sa showbiz, lalo na pag siya ay nakakaramdam ng pagkapagod sa trabaho. Subalit ang pagtigil sa pag-arte ay hindi natutuloy, dahil na rin sa labis na pagmamahal na kanyang ibinigay sa napiling trabaho. Isa rin dahilan ang walang humpay na magandang proyektong inaalok sa aktres, na ayon sa kanya ay ipinagpapasa Diyos na lamang niya ang kanyang paghinto sa showbiz. Sa kasalukuyan, si Nova Villa ay 77 taon gulang na, at mayroon pa rin malusog at malakas na pangangatawan. Siya ay naniniwalang mayroon pang natitirang misyon na para sa kanya, at ang kanyang buhay ay inilalaan na lamang niya sa Panginoon at pagsunod sa mga aral nito. Biro pa ng aktres, ito daw ang kanyang beauty secret, na nagpapanatili ng kanyang mas batang itsura. Ibinahagi rin niya na ang pagkakaroon ng positibong pananaw sa buhay at pagiging laging masaya, ay isa sa nagbibigay ng lakas sa batikang komedyante. Kilala rin relihiyosa at paladasal ang veteranang artista, na sinasabing araw-araw ay nakikinig sa misa. Si Nova Villa ay isang tunay na kahanga-hangang babae sa loob at labas ng kamera, na naging inspirasyon para sa maraming Pilipino. Maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan nyo ang kwento ng buhay ni Nova Villa, at may komento o gusto kayo idagdag, ikomento lang po sa ibaba ng video. Huwag din po kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel.